Iginit ang leader ng Socorro Bayanihan Services Inc. o SBSI na si J. Renz Quilario o ang tinatawag nilang Senyor Aguila na hindi niya ginusto na pamunuan ang grupo. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Senyor Aguila na kung hindi dahil sa kanilang dating presidente na si Rosalina Taruk, ay hindi niya tatanggapin ang pagiging pangulo ng SBSI. Anya pa dahil sa mataas na respeto ng mga miyembro ng SBSI sa dating presidente ng grupo, kaya siya napiling pinuno. Pakiusap pa niya sa mga senador, pakinggan siya at hindi umano niya magagawa ang mga ibinabatong alegasyon dahil siya ay bata pa at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Ron Bato de la Rosa at sinabihan si Senyor Aguila na imposibleng hindi nito alam kung bakit siya ang napili leader. Nagtataka pa si de la Rosa dahil ang ilang matatanda na maalam sa grupo at nakapagtapos ay napili lang na Vice President ng SBSI gayong siya na hindi nakapagtapos ang napiling presidente sa grupo. Binanggit pa ni de la Rosa ang dahilan kaya siya napili. Ito ay dahil sa sinasabing extra powers na kanyang o na kayang makapag-command ng maraming followers at naniwala mga tao ng Sitio Kapiha na maililigtas sila laban sa mga masasama sa mundo. Dagdag pa ang claim ni Senyor Aguila na siya ang reincarnation ni Jesu Cristo. Kung dati ang paniniwala ng komunidad sa Sitio Kapiha na siya rin si Senyora Santo Niño, ngayon ay itinatanggi niya na hindi siya ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batac, Tatak RMN.